Magsitayo po ang lahat at sa babae sa pambungad na awit. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ikawalong araw ng Setyembre, ipinagdiriwang po natin ang kapiyastahan ng pagsilang ng Mahal na Berhing Maria. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga intentions kasabay ng mga nag-alay sa banal na misang ito para sa kanilang mga intention. At ganoon din ang Galaxy Cable na kung saan ay tayo ay naka-tune in sa channel to. Atin din pong isinasama sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal mo kami. Panginoon, kawal mo kami. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos
amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Berhing Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapiyastahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula ay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalani ng buong sanlibutan. Sa kanya magbumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak.
Dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawan. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo pang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Paris at Sara. Si Paris ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Rot si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rubuam. Si Rubuam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Isikias. Si Isikias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Uzias. Si Uzias ang ama ni Hekonias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Hekonias si Salatiel, na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Iliud. Si Iliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasyan niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,
Maglilihi ang isang dalagat, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Tatlong kaarawan ang ating ipinagdiriwang na napaka-importante sa ating mga Katoliko. Ang una ay ang kaarawan ng ating Panginoon, December 25. Ikalawa, ang kaarawan ng ating Mahal na Birhing Maria, na ina ng ating Panginoon at ngayon yon. At ang ikatatlo, ang kaarawan ni Juan Bautista tuwing June 24. Ito lang ang ipinagdiriwang ng Santa Iglesia, itong tatlong ito. Dahil ito'y may kaugnayan sa pagliligtas na plinano ng Diyos. At ang kaarawan ng ating Mahal na Birhing Maria, kung bibilangin niyo po na kung saan ay ipinaglihi ang ating Mahal na Birhing Maria na walang bahid kasalanan, immaculately conceived. Ano ho, na ipinagdiriwang natin tuwing December 8. Kaya kung bibilangin niyo po, December 8 hanggang September 8 ay ikasyam na buwan. At ito ang kapanganakan ng ating Mahal na Birhing Maria. Kung papaanong ipinaglihi siya noong December 8, ipinanganak ngayong September 8. Ipinagdiriwang din po ito ng mga Muslim at sa kanila, sa Quran, ay hindi Maria, Miriam ang nakasulat sa kanilang Quran. Subalit iisang pangalan po yun, ang kahulugan ay Maria. At ipinagdiriwang ito ng mga Muslim tuwing August 19 at sa atin naman ay September 8. Bakit mahal nating mga Katoliko ang Mahal na Birhing Maria na binibigyan po natin ng karangalan? Dahil ito'y pribilehiyo ni Maria. At kung atin titingnan ang ating Ebanghelyo ngayon, hindi kapanganakan ni Maria kung hindi binigyan po tayo ng talaangkan ng ating Panginoon. At doon sa plinaplano ni Jose at ni Maria na magpapakasal, subalit sa pamamagitan ng anunsasyon ng Mahal na Birhing Maria at ang anunsasyon kay Jose na balak sanang hiwalayan ni Jose si Maria dahil ito'y natagpuang buntis o naglilihi. Kaya nag-intervene ang Anghel Gabriel na tuluyang pakasalan dahil ang kanyang ipinaglilihi ay hindi dahil sa pangangalo niya, sa pagtataksil, kung hindi ito'y lalang ng Espiritu Santo. Lumukob kay Maria ang Espiritu Santo at ito ang tatawaging kataas-taasang anak ng Diyos at ito'y sinunod ni Jose. Kaya Christological, ano ho, kaugnayan ng pagkakapanganak kay Maria. Dahil ipinanganak si Maria in a certain purpose at ito'y para maglihi, para maging tagadala ang kanyang sinapupunan sa tagapagligtas at ito ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga, bakit tinutulig sa tayo ng ating mga kapatid sa ibang sekta sa pagpaparangal natin kay Maria na para sa kanila ay dinyo-Diyos daw natin si Maria? Hindi naman po natin dinyo-Diyos si Maria kung hindi pinararangalan natin dahil siya'y ina ng ating tagapagligtas. Anting kabul kasi na iginagalang mo yung anak pagkatapos yung nagdala sa kanya, hindi mo igagalang. Subukan kaya natin, in a biological example, ano,
Paghalimbawa, ikaw anak, itchinichismis ang iyong nanay, ginagawan ng kasalanan. Pag ikaw anak ay hindi magalit, iwan ko lang kung anong klase kang anak. Ang ina na nag-aruga sa kanyang anak, pagsisirain ang dignidad at ito'y naririnig mo at nalalaman mo, pag ikaw anak ay hindi nag-react, hindi ko alam kung anong relasyon mayroon kayo ng iyong ina. Ganon din ang ating Panginoon. Pag pinararangalan natin ang ating Panginoon, maging ang ating Panginoon natutuwa. Hindi dahil ginagawa nating Diyos si Maria, kung hindi pinararangalan natin dahil siya ang unang nag-alay ng kanyang buhay, unang apostol ng ating Panginoon. Bagamat dinala lang niya ang kanyang anak, dinadala pa niya ang ating Panginoon. Subalit, naging una ng tagapaglingkod si Maria sa ating Panginoong Jesus. Ito ang ugnayan ng mag-inang ito. Hindi ba natin ito pwedeng parangalan bilang ina ng ating mahal na tagapagligtas? At kung sasabihin natin, bakit ninyo pinararangalan ang mahal na ina? Ang magandang kasagutan dito ay hindi tayo ang unang nagparangal sa mahal na ina. Sino ang unang nagparangal sa mahal na ina? Ang Diyos. Sa anunsasyon sa mahal na Berhing Maria, ano ang unang bati ng Anghel Gabriel? Hail, full of grace, the Lord is with you. Tinawag ito ng Anghel Gabriel na punong-puno ng grasya ang mahal na Berhing Maria. At ito'y pagpaparangal sa mahal na Berhing Maria. Diyos ang unang nagparangal, kaya tayo'y sumusunod lamang sa kung ano ang ginawa ng ating Panginoon, ng ating Amang nasa langit, nung isugo ni Yahweh ang Anghel Gabriel sa Berhing Maria na ito, na kung saan sabihin sa kanya na siya'y magiging ina ng tagapagligtas. Uulitin ko po, pag pinararangalan natin si Maria, hindi lang si Maria ang ating pinararangalan, kung hindi ang economy of salvation na sinundan ni Maria, plano ng Diyos. Kaya nga sa kanyang piyat, ano ang sabi ni Maria? Maganap nawa sa akin ang lahat ng iyong sinabi. Ito yung pagiging submissive ni Maria. Dahil ang plano ng Diyos ay nakahanda. Dahil sa pagsagot ng oo ng mahal na Berhing Maria ang ito. Kaya nga kung papaanong ang ating mga mahal sa buhay, mismo tayo ay ipinagdiriwang natin ang ating mga kaarawan. Ano pa kaya doon sa nanay na nagdala ng ating tagapagligtas ang hindi natin ipagdiwang? At muli, uulitin ko po, ang pagpaparangal na ito'y pagpaparangal dahil ang Diyos ang nauna na magparangal sa ating mahal na ina. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibin mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkaberhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ikinararangal na ipagdiwang ang kaarawan ng Mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay
iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. walang pamamalik.
ng sinta ay nang ginigili. Tanglawin kami, aming ina. Sa kalangitan na mimpita, naway maging antungan, pinakamimiting ka. Puso minuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamalin, inang sinta, inang gini. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ninuman, ikitala ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamalim, inang sinta, inang ginigili. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalusaluhan mo sa piging, pinagsalusalo mo sa piging na banal sa kapiyastahan ng pagsilang ni Mariyang Berhing Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan,
huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ninyo mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapalamdin po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang cligo, clean as you go. Sa pambansang Dambana, paalaala po, huwag iwanan ang mga kalat sa upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating mga simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, pedia, ophthalmology, ENT at dental para sa libreng bunot, meron din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal, bukol, tumor, luslos, hernia, bingot, cleft lip at iba pang bukol na panlabas. Adikain ang programang ito na makatulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay nito, kami po ay humingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating mga nakailalaan sa mga doktor at pasyente na sa ating gawaing ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. Hilingin po natin sa ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na sa pagbabasbas na ito ng mga religious articles, kasamang tayong mga tao sa pagbabasbas na ito, na kung ano man ang ating mga kahilingan ay ipagkaloob ng ating Panginoon, maging ang mga naiwan ninyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, naway abutin ng Diyos ng biyaya at grasya at ipagkaloob ang kahilingan na kanilang inaasam. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong pagpapala at ang iyong bindisyon
sa mga taong ito at mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito at ang mga taong humihiling ng kanilang mga kahilingan ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.